Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan at mga babayan, saan dako mang kayo sa mundo, andito naman po tayo sa ating palatuntunan na lagi ho inyong inaabangan at sinusubaybayan. Siyempre ang palatuntunan hong Islam in Action, Dawa TV ho mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre, ito ay hatid para sa ating lahat ho, mga kapatid at mga kaibigan ng Obreros Easy Gardening Services. Masha'Allah kung kayo ho ay may pangailan pagdating ho sa paghalaman, pagpapaganda ng inyong mga hardin. Ito ho ang inyong maasahan mga kapatid at mga kaibigan. Ayan. At siyempre sa atin hong pagpatuloy ng atin hong palatuntunan na lagi ho nating ikangay sinusubaybayan, inaabangan lalo na sa mga nagsusuri. Kapiling naman ho natin ngayon ang ating mga kapatid na kung saan ay makapagbigay ho sa atin ng mga makabuluhang aral, karanasan sa kanila hong sarili, lalo na sa larangan ng panampalataya. Masha'Allah. At siyempre, kapiling natin ngayon si kapatid na Sulaiman Arsenal. Masha'Allah, kapatid na Sulaiman. Bumati ka, kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa lahat ng brother and sister. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po ng mga nanonood. Masha'Allah, masha'Allah. At alam mo nyo mga kapatid, ito ho ang ating kapatid na ito ay talaga naman hong... ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala aba ay talagang hindi ho natin masukat ano. At siyempre kung kapiling natin si kapatid na Ding bang palayaw mo, di ba kapatid ha? Na Sulaiman Ding, ayan ha, Ding Sulaiman Ding ha, si Ding ho mga kapatid mga kaibigan aba ay siyempre kapiling din ho natin ang kanyang may bahay, ayan si Nur Janna, ayan sister sa iyong pagbate sa ating mga kasistiran sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa atin. Assalamualaikum sa lahat. Binabati po yung brothers and sisters ko and my relatives at sa mga nanonood. Masha'Allah. Ayan ho, mga kapatid. At maya-maya ho ay atin hong malaman din naman. No? Ang dami ho tayong ano dito eh. Ang dami tayong katanungan dito sa ating kapatid na ito. Ha? Sapagkat sila din ho ay nanggaling din ho sa iba't ibang paniniwala, no? Malaman natin ngayon kung ano yung paniniwalang dati nilang inaniban at kinalakihan nila at ngayon ho ay nandito na sa Islam. Bueno, unahin natin ito si kapatid na Sulaiman. Kapatid na Sulaiman, paano ba nakarating sa iyo ang aral ng Islam? Ito ba ay sa pamagitan ba ng pakikinig mo ng radyo o sa pamagitan ba ng pagbabasa ng mga Islamikong babasahin? O may mga kapatid mismo na nakausap mo at nagpaliwanag sa itong sa Islam? Sa mga kapatid, sa mga kapamilya na nakausap ko, na nagpaliwanag sa akin yung Islam, makoy natuwa dahil nasusunod ko ang pamamaraan ng Islam. Masha'Allah. So, ano to? Sa side ba ng sa nanay mo, sa tatay mo? Sa side ng mama ko. Sa side ng nanay mo. So, yun ang unang nag-Muslim? Yun po. So, noong bang nalaman mong nag-Muslim sila, ano agad ang naisip mo? Ang naisip ko nun parang di naman wala naman sa akin So parang okay lang, no? Okay, so hindi ka naman kinakabahan. Dahil yung iba ho kasi, pag nalaman na nag-Muslim na, doon kagad yung negatibong pananaw. Eh, may iba pala tayo. Ano bang lugar pala, probinsyang kinalakihan mo? Ikaw ba itubong saan? Dito sa atin? Nanganak lang ako sa Masbate. Masbate? Pero dito na ako sa Maynila, lumaki. Masbate nyo ka na edong. Masbate nyo. Ano bang salita sa Masbate? Bisaya. Bisaya? Ilunggo, Cebuano, Waray, o ano? Bisaya. Halong Tagalog na ano, Bisaya. Bisaya. Oo, dahil di ba, malapit ba kay sa Bicol? Malapit. Malapit sa Bicol, ayan. So, doon ka ipinanganak at ikay lumaki na sa Maynila. No. Okay, ngayon, noong na ibahagi ba sa iyo ang aral ng Islam, paano mo ito sinimula ng sarili mo na kumbinsihin na
ah, ito na, susuriin ko na ito, bigyan ko na ng pagkakataon na ito na alamin ang panampalatayan ito. Unti-unti ko po siyang na pumasok sa isip ko na magandang ng aral ng Islam. Maganda rin sa mga katawan ko dahil parang ramdam mo yung pagbabago. Aba, yan nga sinasabi ko mga kapatid eh. Aha, pagdating pala si ganun eh, marami daw yung pagbabagong naramdaman eh. Eh, ano-ano ba yung, bago tayo, yung, ikaw ba eh, anong mga relihiyon din na napasukan mo bago ka naging Muslim? Ikaw ba eh, nasubukan mo rin bang makinig, magsuri sa ibang paniniwala? Wala, Katoliko? Paano? Parang, wala lang sa akin. So parang hindi mo gaano binibigyan ng hindi tulad ng iba na talagang sinusuri din ang panampalataya. Basta ikaw ay pinanganak bilang isang Kristiyano, so sapat na para sa iyo 'yon. Ayan, okay, dadako tayo. Doon sa sinasabi mong pagbabago. Ayan, yung sinasabing pagbabago sa sarili mo. Ano 'yon? Ano yung malaking bagay na hindi mo makalimutan na kapatid nung ikaw ay yumakap sa Islam na masasabi mong tuloy ang nawala sa sarili mo? Marami pong naiwasan eh. Bisyo, barkada, tapos yung sa magulang, pagbait, gano'n. Aba, yung pala naman kayo naman. Ibig sabihin ba, nung ikay hindi Muslim, ay yung kabaitan mo sa magulang ay lalong nadagdagan ito? Opo. Aba, yan ho ang kayo naman mga kapatid, sapagkat sa panampalatayang Islam mo naman, ay isa ho riyan yung pagmamahal sa magulang. Ayan, yan ho mga kapatid at mga kaibigan. Ako, dami tayong maliban pa doon, ano pa ba yung masasabi mong malaking bagay? Malaking bagay sa katawan ko po dahil parang iba talagang naramdaman ko yun. Aba, iba! Ano ba yung, yan mga kapatid, alamin natin ngayon, ano ba yung ibang naramdaman sa katawan mo nung ikay pumasok sa Islam? Ano ba yun? Bahagi po nga. Naramdaman ko yung, iba po kasi hindi pa saan. Hindi mo kaya yung paliwanag? Mayroon ipaliwanag. Ayan, ilagay ho ninyo sa, ano ha, kung gusto nyo malaman yun, nandyan lang yung cell number ni Ding. So may kakaiba kang naramdaman, ha? Meron po. Bisyo, ayan, dako tayo sa bisyo. Ano ba yung mga bisyo mo nung araw? Nung, marami po akong bisyo nung... Marami ba? Magbigay ka lang ng mga ilan-ilan lang. Paninigarilyo. Paninigarilyo? Ano pa? Inom? Marami pa po eh. Inom? Yung mga bawal na ano. Basta bawal. Maraming bisyo, bawal ha. Paninigarilyo. Pag-inom, pag-sugal, ando na yan. Wala pong sugal. Eh. Wala, pang babae. Bisyo lang po. Pang malalaki. Yan o mga kapatid at mga kaibigan. Ako, malupit ho ito. Ha? Malupit ha? Talaga naman ho. Wala ko tayong magawa ho mga kapatid. Yan ho naman. No, ikaw ba'y nag-Muslim na? At naiwasan mo na yung ganung mga bagay? Hindi ba minsan sumagi sa isipan mo na sayang? Parang namimiss mo yung ganung mga bisyo. Meron namang time na gano'n na sumasagi na dapat kasama nila ako. Ayan. Okay. Dahil natakot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, napipigil. Ayan, mga kapatid. Ngayon, tanungin naman natin si Ding. Eh, paano nga ba nakilala mo si Sister, ano? Si Sister Nurjanna. Paano mo ba siya nakilala? Siya na ba'y Muslim na rin ba nung siya nakilala mo? Hindi pa siya Muslim nun. Pero nung una ko siyang nakita. Ba. Anong nararamdaman mo? May share mo nga. Paano bang tagpo na yan? Anong nakita mo siya? Paano ba? Paano bang simula? May kasama kasi ako noon eh. May kasama ka? Sister din? Sister din? Ang best friend ko po yun. Brother? Aha. Nakita ko siya. Baliwala lang po yun sa akin eh. Pero so, may kasama kang brother noong mga time na yon. Tapos nakita mo si sister? Hindi naman nagsilos yung brother? Hindi naman. So, paano? Anong nakita mo siya? Anong nararamdaman mo? Nung unang pagkikita namin, parang okay lang sa akin. Parang okay lang? Kasi hindi pa kami magkakilala nun. Aba, oo. Oh, pagkatapos, pero nung nagkakilala na kami, kwento-kwentuhan, doon kasi unti-unti kong naramdaman sa kanya na... Aba, may kakaiba? Opo. May kakaibang naramdaman ka sa kanya? Meron pa kayo. Aba, yan naman mga kapatid talaga naman. Eh, ano yun? Pwede ba natin malaman yun? Una, ano eh, biro-biro lang. Biro-biro lang? Tapos nagsabi ako sa... Kakilala niya na tinatanong ko kung may boyfriend ba. Aba, ha? Ikaw ba, sa nanay ka ba nagtapat? Sa nanay ba o sa kanya muna? Sa kanya muna eh. Sa kanya muna, ha? Biniro ko lang siya na, sundin kita. Aba, yun ang nagsimula? Doon na nagsimula yung pagsundo-sundo sa kanya. Aba, talaga naman pala, no? Ayan ho mga kapatid. Ngayon, tanongin na naman natin si sister muna. Ha? Tanungin din na naman natin si Sister Nurain. Sister,
Nung time ba na nakita mo si kapatid na Sulaiman, eh, ano ba ang maibahagi mo rin na naramdaman mo si bilang isang babae? Yung first time. Yung first time. Bali wala lang din. Ah, parang wala din. Aba, parang pareho, talagang pinagtagpo kayo, ano? Parang wala lang ding naramdaman. Ayan, bago ho natin malalaman pa mga kaibigan at mga babaen ho kung ano-ano ba yung mga naramdaman pa, parang baliwala lang o ano pa, ay may kakaiba hong naramdaman dyan siguro bandang huli, ano ho? Bago ho yan, malalaman pa ho natin ang mga sikretong ito, ho? Sa amin hong pagbabalik ho mga kapatid, huwag ho kayang alis, kami magbabalik pakalipas ho ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kaya baka aring buklasin ang mag. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya latifu ultuf bina, ultuf bina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga bata. Allahu 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 Allah Allahu Allah. Onti lang mashallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boyo mga kapatid at mga kaibigan, tuloy ho tayo dito ho sa ating palatuntunan. Siyempre, ang Islam in Action Dawa TV ho, mga kapatid at mga kaibigan, hatid ho para sa ating lahat ng Obreros Easy Gardening Services. Ayan ho. At siyempre, sa atin ho namang mga kapatid, mga kaibigan at mga kapatid, ako, patuloy ho ang inyong pagsuporta sa ating mga programa ho dito sa Dawa TV ho natin, lalo na ang Journey to Islam, gayon din ho ang Gabi ni Malakalmat. Ako, ang dami ho nagpapadala ng mensahe, ano ho. At nagpapasalamat sapagkat ang laking dawa ho para sa kanilang mga kaibigan, kamag-anakan at kakilala. Ito hong ating palatuntunan. Mashallah. At siyempre ho, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga nagnanais ho, ha, na magkaroon ho ng ito. Nako, talaga namang hong ang ganda hong panuuri nito eh. Ha, ang dami hong mga kapatid natin, mga kaibigan natin ho, na talagang hindi ho nagsawang panuurin sapagkat kakaiba ho itong atin hong pelikulang ito, ha, mga kwento ni Lolo the Musloy. Nako, ang dami pa hong nagsasabi, sana ho'y madagdagan pa, ha, yung mga aral na ibinabahagi ni Lolo the Musloy. Huwag ho kayong mag-alala ho mga kapatid. At sa sino man hong nais magkaroon ng ganitong kopya, at siyempre maibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, andyan ho sa inyong my screen ang contact number ho mga kapatid at mga kaibigan. So tuloy ho tayo. Nako, alamin pa natin. Eh, maraming pang dapat natin malaman itong kay Sister Nurain. Ayan. Ah, so, Sister, nung simula ganun ang naramdaman mo, no? Parang okay lang. Ha? Parang wala lang, no? So, nung bandang huli,
Mayroon na? Hindi pa po. Di ba? Hindi pa rin. Time na nasa opisina kami yun, sila sa bodega. May ano, nang mag-check ako ng delivery. Sabi ng mga ka-office staff ko, may pogi daw na ano. Oh, ba? Talaga naman, no? May na bagong ano doon sa baba. Oo, tapos. Tapos, and then, yung pagbaba ako, sabi ko, nakita ko siya, sabi ko, pogi ba? Hindi naman. Oo? Wala lang. Wala lang naman sa akin yung nakita ko siya. Wala lang. Wala so, lang. Pero naglalaro na sa isip mo, pogi ba ito? Tingnan ko po, sabi ko, pogi nga ba siya? So, paano nagsimula ang nahulog ang yung magandang kalooban sa kay kapatid na Ding? Yung time po na ano, nasundo niya, first time na sinundo niya, niya. Tapos hindi yung magkasama na kami. Aha. Okay, ganun po. So, doon nagsimula? Opo. Doon mo napagtanto na pogi nga siya? Ay, kung titignan, pogi talaga. Pero kung sa para sa akin, hindi naman ganun kaano. Hindi naman ganun kaano? Parang wala. Oh, hindi naman talaga siya pogi. Oh, mga sister, hindi siya pogi. Ano? Aha. Hindi ho talaga, ha? Oh, pero kumakaway-kaway yung mga brother sa'yo, tol. talaga naman, ha? Okay, ngayon. Balik tayo, ay kapatid na Ding ho, mga kapatid. Nung time ba ito, Ding, Muslim ka na dito, ha? Muslim na po ako. Oo. Uh-huh. Tapos nagawa mong mangligaw kay sister? Opo. Mangligaw po ako sa kanya niya. So mga panahon na yun, hindi mo ba naisip na, teka, bawal yata to sa Muslim yung magkakaroon ng boyfriend, girlfriend? O, paano mo na ano to? Sinasabi ko naman sa kanya na dati may background ako ng Muslim. Aha. So, nung time ba yan, medyo na ano ka, medyo... Medyo parang... nagkaroon ka ng kapabayaan sa madaling sabi sa iyong pagiging Muslim. So, nung mga time na yon, no? So, dahil kung siguro, kung nung mga time na ikay aktibo pa, ay malamang nung nasilayan mo si sister, maititix mo kami agad. Derek Abdul Malik, Bro Tim, Bro Yuzo, mayroon akong napupusuan rito. Tulungan nyo ako. Alam mo sister, kung mga panahon na yan, ay tulad na sinabi siya, naging aktibo siya. Automatic sa magulang nyo kami, susugod. O magugulat ka noon ngayon, ha? Susugurin namin yung magulang mo. Ha? At ipagtapat. Ayan, pero bago ho yan, dahil siyempre, noong mga panahon na yan, so, ano, napabayaan mo na yung pagdarasal doon bilang isang Muslim? Napabayaan ko na kasi sa trabaho, aha, sa barkada. Pero tuluyan bang nawala sa puso't isipan mo ang pagkilala kay Allah at sa pagtanggap sa Allah? Hindi naman tuloy na nawala. So, yung nawala lang yung pagdarasal. Pagdarasal, pag-ayuno. Yun, nawala. Yung nawala yun. Pero yung pakiramdam ko, nandun pa rin. Nandun pa rin, no? So yung mga bawal sa Islam, yun, patuloy mo pa rin na iiwasan. Yung mga dati mong bisyo, nawala na. Pero yung pagiging mahilig mo sa mga sister, bumalik uli? Hindi naman bumalik. Hindi naman bumalik, ha? Yan, okay. So ngayon, sister, noong nagtapat na siya sa'yo at siyempre, nagmahalan na kayo bilang magkasintahan, di ba? Dumating sa punto na yun. So doon mo na lalong naramdaman na mahal mo talaga si kapatid at lalo naman si kapatid sa'yo. So hindi ka ba nag-alala nung time na yan, sister, na ay paano pala to yung napupusuan ko ito ay may background pala sa pagiging Muslim. Hindi ka ba nag-alala nung mga time na yun? Yung time po kasi na naging kami mga siguro more than 5 or 6 months na kami sa relationship. Yung sinabi niya na may background siya ng Islam. Pagiging Muslim, oo. Opo. So, and then, hindi pa naman ganun kaano yung ano niya yung... So, parang okay lang sa'yo? Niya. So, hindi ka na kinakabahan? Wala naman po yung ano yun. So, para tanggap mo rin naman? Opo. Di bali, napapasin ko lang sa kanya kasi yung time na, di ba, Christian po ako. Oo. Niyayaya ko siya magsimba. Ayaw niya talaga. Ba't hindi ka naman naging religyoso? Mabuti hindi ka na nanon? Hindi ka nawala ng ano, yung pagmamahal mo sa kanya, hindi nawala? Pero may time kasi na pumasok rin siya sa loob. Nung tumanggi ba siya na ayaw sumamba, hindi ka ba parang nagtampo? Sabi mo? Hindi ko pa po kasi alam yun, yung time na yun. Para, na so okay talaga lang sa'yo din? Oo, okay lang po. Okay, mashallah. So ngayon, sister, nalaman din ba agad ng magulang mo na siya ay naging Muslim noon? Ito lang po. Itong huli lang? Ayan, By November. By November lang. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, balik kayo kay kapatid na Sulaiman. Brother Sulaiman, paano bang nagsimula naman? Paano bang simula na muli kang naging aktibo? Sa pagiging Muslim mo, na muli mo nang ginampanan yung pagdarasal at iba pang obligasyon bilang isang Muslim? Nung bumalik ako sa inyo, kay sir. Nung bumalik ka na sa landscaping? Ayun, no nga pala, oh.
Oh, dahil noong unang magkasama tayo, doon, 'di ba, nagshahada ka noong time na 'yon. Tapos yung hindi ka na sumama sa landscaping, so doon dahan-dahan na medyo napabayaan mo yung obligasyon mo. So nung ikaw muling bumalik, doon uli nanumbalik yung sigla mo sa pagiging Muslim. So ngayon, nung ikaw ay naging aktibo na sa pagiging Muslim mo, nung nalaman mo na ngayon, ding, na hindi pala pwedeng magkaroon ka ng kasintahan. Hindi pala, nung time na yun, nagsama na kayo? Nagsama na kami. Ha, may ilang taon na yung anak niyo nung time na yun? Mga 1 year na po. Yung anak niyo, yung anak, yung isang taon na? Wala pa. Wala pa pala, ayan. So, isang taon na kayo nagsama? Mag-isang taon na. So, nung ikay naging aktibo na ngayon sa Islam, at sinabi na ng mga kapatid sa'yo na, Sulaiman, hindi pwede, Brad, na manatili kayong ganyan. Kaya kailangan, Brad, pakasalan mo yung sister. Anong naramdaman mo nung kapatid? Bali, takot po ako nun eh. Natakot ka? Bawal pala yung ganun. Oho. So, balak mo nang iwanan na si sister? Ganun? Hindi po. Hindi. Niwanan siya, sabi ko, sumama ka sa akin, ganun. So nung nalaman mo ngayon yan, nalaman mo na ikaw ay bawal pala yung ginawa mo, paano mo siya kinumbinse? Kunwari, sa isang pagkakataon, ganito, paano mo siya sinimulang sabihin sa kanya? Bali, niyaya ko lang po siya na pumunta dito. Niyaya mo siya pumunta dito? Pero hindi niya alam na ikakasal pala kami. So anong naramdaman mo nung time na yon na... Ano pala, hindi pala pwedeng itong ginagawa ko. So, ikaw ba'y nalulungkot noon? Nalungkot. Alam. So, anong sinabi mo sa mga brother naman? Sinunod ko yung mga payo niyo po. Pabuntayin siya. Para ikasal kami. So, hindi mo nabanggit sa kanya na... Hindi ko po binanggit. Na ikakasal siya sa Islam? Hindi po. Anong dahilan? Bakit hindi mo na gawang banggitin sa kanya? Ano bang tawag sa kanya? Mahal? Ano ba? Ma. Ayan. Hindi mo nagawang ma. Magpakasal na tayo. Hindi mo talaga nabanggit. Anong dahilan nun? Nag-alala ka ba na baka magalit siya sa'yo o paano? Hindi po ako nag-alala kasi alam po naman po na... Matatanggap din niya? Matatanggap niya po. Aha. Bali, binibiro-biro ko siya na ikakasal tayo. Dinaan mo sa biro-biro. Naglalakad na kami dito. Kaya tuloy yung mga brothers natin nanonood, dadaanin din sa ganyan, ha. Gayahin niyo si Ding, ha. So nung sister nung sinabi na sa iyo, sister, nasasama ka sa gawain sa Muntalban. Ano ngayon ang nararamdaman mo na makahalubilo ko na yung mga brother Muslim? As Muslim na po ba 'yun? Hindi ka pa Muslim. Yung time po kasi na-shock talaga ako, sabi ko. Mm-hmm. Yung in-explain niyo po sa akin regarding dun sa na bawal yung magkaroon ng commitment yung isang Muslim sa Christian na na-shock po talaga ako. Hindi ko talaga akalain na ikakasal. Yung time na yun, sabi ko, isang beses lang naman to, tsaka hindi na pwede ulitin. Para lifetime naman na yun. So anong naramdaman mo nung time na yun na nakita mo, reaction ng mga sister, mga brother, na nagkakaisa yung mga Muslim na dapat pakasalan ka ni Ding? Dapat hindi manatiling ganun lalang ang inyong pagsasama sapagkat nagkakasalang yung asawa. So, anong naramdaman mo nung time na yun bilang ikaw hindi pa Muslim, no? Hindi pa po ako Muslim. May doubt po ako sa sarili ko na kailangan ko ba sundin to or kailangan kong gawin para lang sa kanya or kailangan ko isang alang-alang kasi kaya Muslim nga siya. Aha. Basta naramdaman ko lang po na sige, go, nandito lang ako eh. Ala. So inumbinsi mo na yung sarili mo. Okay, balik tayo muna, sister. Nung nalaman mo na naging aktibo na muli si Ding, si Sulaiman, sa kanyang pagiging Muslim, hindi ka rin ba nag-alala noong time na yon? Honestly po, ang unang pumasok sa akin yung regarding sa pag-asawa. Pag-asawa, so kinakabahan na. Yung pag-asawa po na baka, di ba, marami tayong narinig tungkol sa pag-Muslim. Ay, sa kanya wala ka namang narinig? Wala naman po. Wala pa naman. Wala pa namang napaparinig. Wala pa. Kung may nag-asawa po ng sister, dalawa po yung mga pang-asawa ganun. Doon po kinabahan. Pero yung mga changes po sa sarili niya, okay naman po. So, laking bagay. Nasubukan mo rin bang nagkasama kayo na siya'y nanigarilyo o umiinom? Nasubukan mo rin ba nung mga time na yun? Yung time siguro na. Na-experience mo rin? Nung hindi pa siya naging aktibo muli sa pagiging Muslim, naranasan mo rin siya, nakasama siya na siya umiinom, siya nanigarilyo, ganyan?
Nagpapaalam po kasi sa akin yun eh. Ako po mismo nag-aano sa kanya, huwag siya manunugyan yun. Ah, so ibig sabihin nung time na yun na ikay hindi pa Muslim? Ako po yung nagsasabi sa kanya. Sinusuportahan mo siya na huwag kang bumalik sa bisyo niya? Opo. Ayun pala naman. So laking tulong talaga ni sister, ano? Ha? So ibig sabihin, sister, nung nakita mo siya na nang bumalik uli sa pagiging nanigiril, may bisyo siya, so nagkaroon ka ngayon ng pagkakataon na kumbinsya na huwag mo nang balikan yan. Yung bisyo niya. Opo. Ayun, mga kapatid at mga kaibigan, yun hong kayo naman sa asawa, ano ho, ha? Talagang suportahan mo ang iyong mister, ano ho, ha? Sapagkat alam mo naman na malaking tulong para sa inyong pagsasama na siya walang ganong bisyo, mga kapatid. Bueno, wag ho kayong alis, mga kapatid at mga kaibigan. Kami ho'y magbabalik pagkalipas o lamang ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Ano ang mangyayari kung ititigil mo ang iyong paninigarilyo? Sa loob ng 20 minuto, manunumbalik ang dating presyon ng dugo at pagtibok ng iyong puso. Sa loob ng 8 oras, magiging normal na ang dami ng carbon monoxide at oksiheno sa iyong dugo. Pagkatapos ng 72 oras, tumataas na ang kakayanan ng iyong mga baga. Sa loob ng 3-5 taon, ang panganib sa pagkakaroon mo ng atake sa puso ay mababa na tulad sa isang hindi naninigarilyo. Sa loob ng 10 taon, ang panganib sa pagkakaroon mo ng kanser sa baga ay bababa ng tulad sa isang hindi naninigarilyo. Kaya't bakit mo ipagpapaliban pa? Gayong sa huling hitit mo ng sigarilyo, nakasalalay ang kalusugan at buhay mo. Isang paalala mula sa Dawat TV. Alam mo, ikaw naging Muslim, okay na. Hindi naman siya na bigla. Si Papa, okay naman lang si Papa. Basta sabi niya, Mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, tayo ay magpatuloy sa ilang nalabing sandali ho ng ating hong palatuntunan ng Islam in Action na Dawat TV ho, mga kapatid at mga kababayan. Ayan, ito ay hatid para sa ating lahat ho ng Obreros Easy Gardening Services. Ayan, kung kayo na problema sa inyong mga hardin, paano pagandahin, paano maging kaaya-aya sa inyong paningin ho, ang kombinasyon ng mga halaman, alam ho niyo mga kapatid at mga kaibigan, yun ho ay lalong pinag-ibayo at pinag-aralan ho ng Obreros Easy Gardening Services upang sa gayon ay lalo hong maganda at kaya-aya ang inyong mga hardin na para bagang ayaw na ninyong lisanin ang inyong hardin. Ayan, ho, dahil sa ganda ng pagkakagawa nito. Ayan. Bueno, balikan ho natin ang ating mga panuhin ngayon. Masyaallah, si sister, balikan natin. Si sister Nora, Nurjanna. Masyaallah, Nurain, Nurjanna. Nurjanna. Ah, Nurjanna. Yung isa pala yun, Nurain. Nahuli ka na, ho. Ang gagalit si sister, ho. Masyaallah. So, balikan natin si sister. Sister, nung nalaman ba ng magulang mo na ikaw rin ay naging Muslim na, ano ba ang kanilang naramdaman? Yung una po kasi, nagkukwento lang po ako regarding sa mga rules and regulations. Nabanggit kasi sa akin ng tita ko po na dati daw po yung mother niya, yung lola ko nga po na may pagka-Muslim na daw po. Pero hindi nila ganong nasunod yung mga gawain. Aha.
nabanggit ko po kay Papa yun, sabi niya, yan yung pinakamagandang bagay daw na magiging desisyon kapag pumasok sa ganun, pero kailangan ito panindigan. So, ibig sabihin, nandun yung sa pagsangayon din naman ng pamilya mo? Opo, si Papa po kasi, sabi niya, yung pagiging Muslim daw, mostly kapag lalaki, mawawala daw lahat ng mga bisyo. Aba, hindi natutuwa naman yung nanay mo nung narinig? Si Mama po, wala naman po problema kayo. Ah, hindi naman sinabi ng nanay mo, sumunod ka na nga sa manugang mo. Ay, hindi naman. Hindi naman. Ayaw mawala ng bisyo. Nire-respeto naman po nila ko. Ayun. So, yung mas madaling sabi, yung nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, talagang, kumbaga, suportado sila sa desisyon mo. Opo. So, sister, isang sinyalis yan. Ha? Na, hindi mo rin ba pinapangarap na balang araw, yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, ay maging katulad sa'yo? May time na nagkukwento ko sa kanila regarding yung dito. Pero, talagang, ano sila, devoted sila sa mga kung ano yung pinaniniwalaan nila. Aha, so... So, nirespeto ko nalang kung ano yung meron sila. Pero nandun din ba ang pangarap sa sarili mo na sila yung maging tulad mo rin? Meron naman po, para mas maganda, sabay-sabay kami na ano yung Islam. Yan, alam mo sister, isa yan sa pagmamahal sa magulang. Sister, ha? Napangarapin mo, naisin mo, ha? Hindi sapat yung igalang mo, respetuhin mo sila. Andun yan, hindi nawawala yan bilang isang anak eh. Pero pagdating sa panampalataya, sister, ikaw ay nasumpungan mo na ang Islam, nakita mo na ang katotohanan sa Islam, so sikapin mo rin na isa man sa kanila o silang lahat ay maging tulad mo rin, di ba? So ikaw ding, nung nalaman na ngayon ng pamilya ni sister, so anong naramdaman mo at nung ikay muli nang nanumbalik sa Islam? Naramdaman ko nun nung nasa kanila ako, medyo nailang na ako kasi alam nila kung talagang ganyan yun. Medyo may mga pagbabago kasi nung time na didilalang nalok nila ako ng ginong, ng guerrilla, ganyan. Pero nung nalaman nila, sila na rin mismo nag-ano eh, umiwas na pag-alok eh, ganyan. Pagbigyan ng sigil. Pero nung time na yun, napagbigyan mo rin ba sila? Nung time na yun? Nung time na po na hindi ko talaga sila napagbigyan eh. So, hindi mo siya na, yung alok na sa'yo, hindi mo talaga... Bali, hindi ko na po inaantay na alokin pa ako eh. Bago mangyari yung ganun, umiwas na po. Umiwas ka? Ayan. So, balikan natin din nung ikaw ihuy ng na medyo na nagkaroon ka ng big sabihin nagkababayaan doon sa ilang obligasyon mo bilang isang Muslim. At nung ikay muli nang nag-active, ano ngayon ang maging aral para sa ating mga kababayan? ano ko lang po kasi mas matindi yung pagbalik eh. Talagang hiniling mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na maramdaman mo ulit na parang bagong silang. Magampanan mo yung mga dapat gampanan. Dapat gampanan. So hindi ka ba dumanas din ng ikay minsan napaluha ka, nalungkot ka dahil hindi mo na ituloy-tuloy yung pagiging Muslim mo? Paano ka ba na ano? Ano bang dahilan nun? Yung ba't ikaw yung muling nawalan ng ano? Nawalan po dahil sa mga tropa nga po eh. Pasama na naman ako, nakalimutan ko na yung ano, pagdarasal. Yung oras, yung buwan ng pag-aayon. Dahil pong nawala kasi, nabalik ka naman ako sa dati mong gawain. So nung ikay muli na nakasama sa grupo, anong saya ang naramdaman mo? Masaya po kasi ito lang po talaga ang grupo na ito, ang magandang sama. Ayan. So, kung halimbawa may pagkakataon ngayon, muli kang napunta naman sa ibang trabaho, sa tingin mo, sapat na ang mapapanghawakan mo na ang iyong panampalataya. Hindi na matulad nung mga nakaraan, ha? Na muli kang natangay. Hindi na po. Talagang mapanindigan mo na. Siyempre, lalo ho naman mo mapanindigan sapagkat iyong mahal na prinsesa ay kasama mo na. Ngayon, Brother Sulaiman, ano naman ang iyong naramdaman, nakasiyahan nung pumayag si Mrs. mo na magpakasal kayo sa Islam at higit sa lahat bago niya, bago kayo isagawa yung kasalan ay siya yumakap sa Islam? Masaya po ako nung nakita ko siya na hijab na, na pumayag siya, nagsyahada siya. Malaking ano po eh, parang hindi mo talaga kaya kipaliwanan. Makita mo siya na ganyan na ngayon. Allahu Akbar, ha?
So yan yung tunay na pagpapala sa iyo, kapatid. So ibig sabihin, kapatid, eh nung ikaw ho ay talaga nakumbinsi mo siya, na nakinig siya, ah, bukod sa pagyakap na sa Islam, ay talagang tanggap kanya at kayo ho ay ikinasal sa Islam, isa yan sa malaking biyaya. So sister sa iyong mensahe, ah, sister doon sa ating mga kababayan, no? Ding, magbigay ka rin ng mensahe sa ating mga kababayan, na sa lalo sa ating mga kapatid, no, na maaari sigurong nagkaroon din ng ganung uring pagsubok sa iyo. Mensahe mo? Minimensahe ko po sa mga kapatid, sa mga hindi pa Muslim, sa mga kamag-anak ko na hindi pa Muslim, sana dumating sa kanila ang Islam at sana yakapin nila ito. Yeah, kung may mga pagsubok man, kung may mga marami po talagang ganun eh. So may share mo, paano mo napanindigan? Paano mo napahawakan? At paano mo binigyan ng lakas loob ang sarili mo na muling maging aktibo sa Islam? Mas maganda po siguro kung mapaliwanag sa kanilang Islam. Kasi doon nila maintindihan eh. Oo nga, tama nga pala. Sa mga ginagawa nila, mararamdaman nila yung pagbabago talaga. Totoo. Ayun, ayun ho mga kapatid at mga kaibigan. Alam mo ninyo, talagang si sister, talagang ramdan ni sister ang biyaya sa mga pagkakataon ito. Muli na naalala niya yung mga nakaraan niya. Okay, sister, sa iyong mensahe sa ating mga sister na maaari din hong maging katulad sa iyo, na mayroon na silang iniibig, mayroon na silang kinakasama, o mayroon silang naging asawa nila, mister nila na isang Muslim. So magbigay ka rin ng mensahe sa kanila na dapat lalo nilang suportahan ng kanilang mister, lalo nung tulad ng ginawa mo kay kapatid na Sulaiman, na lalo mo siyang kinumbinsi, no, huwag niyang balikan yung dati nilang mga bisyong ginagawa dahil sila isang Muslim. Sa mga sister na katulad ko na sa asawa nga, kailangan maging supportive ka na kung ano yung mga gusto ng asawa niya, sundin na rin para mas lalong maging matatag yung relasyon nila. Yan, sarap naman, dinamay mo naman. So ibig sabihin, sister, para maging matatag ang relasyon, ang pagsama, talaga nandun yung pagsuporta sa asawa, pagsunod, no, sa asawa, lalo na sa mga nais niya na ito'y ayon naman sa katuruan ng Islam. Ayan, bueno mga kapatid at mga kaibigan, yan ho ang atin hong mga nakukuhang aral ho sa mga pagkakataong ito dito ho sa ating mga kapatid. At siyempre sa mga brother and sister pa rin ho natin na nais din ho ng inyong mga karanasan, ng inyong buhay, sa inyong pagsasama, ay maibahagi din ho ninyo dito sa ating palatuntunan, Islam in Action Dawa TV, ay malugod ho naming tatanggapin yan. At para ho'y sama-sama ho tayo sa ganitong gawain, lahat ito ay maging saksi ho ito sa atin eh, sa mundong ito, git sa lahat, sa kabilang buhay. At siyempre, kami ho'y nagpasalamat sa Obreros Easy Gardening Services. At siyempre, sa Islam in Action Production ho, kami nagpasalamat sa lahat ng crew, siyempre sa lahat ng staff, ay kami ho'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat na patuloy na dumatangkilik ho sa ating palatuntunan at patuloy na nag-abang. Naway ang pagpapala at habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay suma sa ating lahat, at naway pagpalain din sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay. Akhiru dawana, inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuhay ang kamusliman sa buong mundo. Masyaallah. At